knowing the kind of seed you have. Panahon na kailangan ninyong kilalanin, suriin kung anong klaseng binhi na mayroon kayo o naipunla o naitanim sa inyo. Every potential, all it comes from the tiny seed. Kaya napaka-importante na malaman mo ngayon kung anong klaseng binhi na mayroon ka. And from the truth, ay madidetermine mo kung anong klaseng binhi ang naitanim. Tatlong klaseng binhi ang makikita mo sa buhay. Ang unang binhi is the seed of devil. And number two, the human seed. And number three is the divine seed. Ang totoong mananampalataya ay hindi mapalagay, hindi mapakali sa kanyang estado sa kasalukuyan kung sakaling siya man ay nakakaramdam ng paghihina sa kanyang buhay pananampalataya at unti-unti siyang hinihila ng sanlibutan pabalik sa mundo, hindi iyan mapakali sapagkat may buhay na nasa loob niya na lalaban at makikipaglaban para sa kanya. May buhay ka na nasa iyo na handang makipag-away sa mundo, makipag-away para sa iyo sa diablo at makipag-away para sa iyo laban sa sarili mo. I just pray and hoping that you will be going to realize and understand your true identity in Christ, not based kung ano ang iniinterpret ng mundo, not based kung ano ang iniinterpret ng reliyon, but based kung ano ang sinasabi ng Diyos kung sino ka at kung ano ka. Some people today are being distracted so much sa mundong ito. Masyado silang lulong sa kanilang mga ginagawa, sa kanilang barkada, sa kanilang friends outside the church, na hindi nila alam, unti-unti sila'y hinihila, papalayo. The Lord knows who are His. Kilala ng Diyos ang mga kanya. And I will put enmity between thee and the woman and between thy seed, and thou shalt bruise his heel. So ito ilabanan ng binhi ng matuwid at binhi ng masama. Kung may mga napapansin kang kilos, salita, gawa, laman ng puso at isip sa araw-araw na mukhang salungat sa buhay na taglay natin kay Kristo, ito yung mga panahon na dapat sana makapag-isip-isip tayo. Kayo ba ay naniniwalang kabilang sa mga binhi ni Abraham? If your answer is yes, you behave wisely. Enemies. Sino yung mga enemies of Christ? Ang mga iniisip nila ay puro ang mga bagay dito sa lupa. Wala silang ibang inatupag kundi yung bagay dito sa lupa. Kaya ka ini-extend ng Diyos kasi gawin mo na yung dapat mong gawin. Itama yung dapat, itama. Kung alam mong last day sa time, maglinis ka na, maligo ka na, maglaba ka na ng damit mo, pagpag mo na yung dapat ipagpag sa iyong katawan. Alisin mo na yung dapat mong alisin kasi on guard ka, mapagbantay ka. Ngayon, nandito kayo, ang dami natin dahil ano? Communion. Bakit? Pag wala ng communion, wala na rin kayo. Hindi kayo tutumbol again. Para baka minsan, Kristiyano ka lang pag may communion. The evil seed. Alam natin, pag possess ka ng demon, kailangan bumula ang iyong bibig. Mangisay ka, manirik ang mata mo, kailangan mamula ang bata mo at lumalabas sa iyong dila na ganito kahaba. May mga tao na hindi nila alam, hindi nga bumubula ang bibig, hindi umiikot ang ulo, hindi lumulutang sa ere, hindi namumula ang mata. But some people doesn't know that they are actually possessed by some kind of demonic spirit. Then Jesus answered, I chose all 12 of you, but one of you is what? A devil. Wow. Kumbaga dito, dinretsa na ni Kristo na yung kasama nila na iniisip nilang simply as human but without knowing yung nasa loob ng tao na si Judas Iscariote, hindi pala isang basa simply human but he's a devil. Pwede ko po bang idugtong muli yung Ephesians 2:2 in which you used to live when you followed the ways of this world and of the ruler of the kingdom of the air, the kingdom of darkness, the spirit which is demonic, which is evil, who is now at work in those who are disobedient. To simplify, ang masamang espiritu ang siya ngayong gumagawa at nagtatrabaho sa mga disobedient. Watch out this seed. Medyo alarming
pansinin ninyo yung salitang hanggat hindi mangyayari yung inihula sa huling araw, magkakaroon ng great falling away. At sino yung kasama sa mga great falling away? They are those who have professed to be Christian. So yung mga nagpapanggap na sila yung mga Kristiyano, pero hindi naman pala, the Bible says they will be going to be included sa great falling away. They will be removed. Ang ikalawang binhi, itong yung human. Demonyo, tao, Diyos. Human sin. Ano ito? Ito po yung binhi na likas na mabuti, likas na kabutihan, likas na yaman, likas na talino. Na siyang nagbibigay daan at dahilan kung bakit rene-reject natin si Lord at bakit sinasabi ng mga ilan hindi na nila kailangan si Jesus. Ayaw na nilang magpakalalim, ayaw nilang maging disipulo, ayaw nilang i-correct ang sarili, ayaw nilang mamatay sa sarili, ayaw nilang tanggalin yung pagko-compromise nila. Kristiyano na sila pero hanggang ngayon nagko-compromise sila. I'm telling you, hindi ka magtatagal sa mundong ito pagpatay ka. Sa ngalan ni Jesus, huwag mong sabing ligtas ka. Kung hindi ka tumalima sa Diyos at nagbago, huwag mong sabihin kapatid ligtas ka. Matthew 7, uulitin ko, may mga preacher, may mga nangaral, nagpalayas ng demonyo, nagtagaling sa pangalan ni Jesus, they even preach. Pero sinagot sila ni Jesus, I never knew you, depart from me, you doers of iniquity, you can be good without God. Mabuti naman ako ha. Hindi naman ako drug lord, hindi naman ako pusher, hindi naman ako addict, hindi naman ako gaya ng mga nakikita ko dyan. Hindi naman ako prostitute. Hindi naman ako ganun ah. I'm good. That's the problem. Ito ang dahilan na nakikita ko kung bakit ayaw nating magpakalalim. Ayaw nating magpakabanal. Ayaw nating i-pursue si Jesus. It hinders us. Why? Dahil sa paningin mo, you are good already. Ang tingin mo sa sarili mo, good ka na. Ang tingin mo sa sarili mo, hindi ka masama. And so, getting closer to Jesus becomes an option and not as a command sa'yo. Kunwari, nasa church, sumasamba, pero ang isip, divided. That's not an attitude of a Christian. Nasa simbahan ka, pero divided ang isip mo. Who are you? Are you a Christian? Probably, forma lang, pero wala naman sa puso. But the Bible says, you should love the Lord your God with all. Sabi ng Biblia, all. Hindi hati, all. All your heart, all your soul, all your strength, all. Hindi hati. Pero tandaan mo ito. Totoo ito ha. Expose ko itong Psalms 127 verse 1. Pakinggan mo. Maliban nga na si Yahweh ang nagtatag nitong bahay, ang ginagawa ng nagkayo ay wala rin kabuluhan. Maliban nga na si Yahweh ang lunsod ay gumagabay sa pagmamasid ng bantay ay wala rin saysay. Dapat kung gumagawa ka man ng kabutihan sa Diyos galing yan at siya ang gumagawa sa buhay mo hindi dahil sa iyong sariling kakayahan at likas na mabuti. Pag naborn again ka, kapansin-pansin na mahalata mo ay magkakaroon ka ng kaalaman sa mabuti at saka sa masama. Madi-differentiate mo kaagad yung masama at mabuti. Noong hindi ka Kristiyano, you don't know about that. Alam mo yung masama, pero hindi mo alam na ito ay hindi ayon sa Diyos. Nasa isip mo. Pero wala kang magawa. You are in bondage. Parang normal na lang sa iyo yon. Okay lang sa iyo na gawin mo. Pero nang maborn again ka, nang malagyan ka ng divine seed, pansinin mo ito, ikinahihiya mo yung dati mong ginagawa. Napapahiya ka na. Bakit mo ikinahihiya ang dati mong ginagawa? Kasi doon mo lang namalayan na yung binhi sa iyo dati eh hindi pala binhi ng Diyos. Narinig din nyo kanina sa Ephesians chapter 2, ang buhay natin dati ay kasabay tayo sa agos ng sanlibutan at ang gumagawa sa puso ng mga taong ayaw magpasakop sa Diyos ay ang prinsipe ng hangin na walang iba kundi si Satanas. Sino nagtatrabaho sa puso nila? It's the devil. So yan, ang the devil's seed. Now,
Let me just add some point here, which I believe it can help us. In this, the children of God and the children of the devil are rebuilt. Dahil dito, ang mga anak ng Diyos at ang mga anak ni Satanas ay nahahayag. Whoever does not live in righteousness is not of God, nor is the one who does not love his brother. So kung hindi ka daw nabubuhay sa matuwid, kung ayaw mo yung matuwid, lalo na kung hindi mo mahal ang iyong brother o ang iyong sister, well, hindi po ito yung showing pagmamahal, ha? Hindi po ito yung pagmamahal na puro asbok lang o salita lang. Kasi maraming mga Kristiyano ngayon na puro I love you ng I love you na wala naman sa gawa. Puro pa-impress pero wala naman sa gawa. That is not the kind of love na minimension ng Biblia dito. So dito ay makikita mo yung mga anak ng Diyos at saka anak ni Satanas. Yung anak ng Diyos gumagawa daw ng matuwid. Pero yung mga hindi anak ng Diyos ayaw sa matuwid. Now, mayroon pang binanggit dito sa John 8:44. Ang Diablo ang inyong ama at ang kagustuhan niya ang ibig ninyong gawin. Noon pa man ay mamamatay tao na siya. So kung hindi man physical, pwede ito sa aspeto ng spiritual. No? Yes, he's a destroyer. Tapos ang sabi, kung sino siya. Hindi siya pumanig sa katotohanan kailanman. Bakit? Sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan. Narinig niyo yun? Likas sa kanya ang magsinungaling. Dumating na ba kayo sa punto yung parang pagsisinungaling sa'yo, eh parang mani at cornic na lang na ginunguya mo? Parang, it's just fine. Parang normal na sa'yo. Yung gumawa ka ng salita, yung magsinungaling ka, is normal na. Have you come to that point? Ang conversation mo sa buong maghapon, puro kasinungalingan. Tapos bukas kasinungalingan, on the third day, puro kasinungalingan. Parang purong kasinungalingan. No? Dito ang sabi ng Biblia, likas sa kanya. Likas. Sabihin nga natin salitang likas. Minsan pa, likas. So narinig niyo yung likas. Ang ibig sabihin ng likas, nature na niya. Nasa nature na niya. No? Parang hindi na siya nako-convict, hindi na siya nako-konsensya. Kasi bakit? Nature na niya. Likas na niya ang magsinungaling, sapagkat siya'y talagang hindi lang po likas sa kanya ang magsinungaling. Ang sabi dito, sapagkat siya'y talagang sinungaling. No? Bukod sa likas sa kanya ang magsinungaling, sapagkat siya ay talagang sinungaling at siya ang ama ng kasinungalingan. Kaya nga ang sabi ni Jesus, ang Diablo ang inyong ama. So therefore, paano mo malalaman na meron kang seed ng devil na wala naman sa iyo ang seed ng Diyos? Paano mo malalaman ngayon na ikaw ay anak ng Diablo na hindi ka naman pala anak ng Diyos? Na minsan akala mo born again ka, minsan akala mo tinatahanan ka ng buhay ng Diyos, pero hindi naman pala, but instead, ang nakatira pala sa iyo, it is the seed of the devil. And once you have the seed of the devil, you will become the sons of the devil. And of course, kung ikaw ay anak ng Diablo, lilitaw din, just like what Jesus Christ says. Ang kagustuhan niya, ang ibig ninyong gawin. Ang kagustuhan niya, ang lagi ninyong ginagawa. Why? Because, bakit mo ginagawa ang kagustuhan niya? Because you don't have the seed of God. You have the seed of the devil. And once you have the seed of the devil, ang kagustuhan niya, ang ibig ninyong gawin. Hindi siya pumapanig sa katotohanan kailanman because he hates the truth. He don't likes the truth.
Walang puwang sa kanyang katotohanan. Nakakatakot yun, ha? Yung kahit man lang at least kaunti, dapat sana may katotohanan. Kahit man lang konti, sana may katotohanan. Pero walang puwang sa kanya ang katotohanan. Bakit? Likas sa kanya ang magsinungaling sapagkat siya'y talagang sinungaling at siya ang ama ng kasinungalingan. Kaya nga, ang Diablo ay ang inyong ama. Kung sa'yo ay likas na lang ang magsinungaling, boy bawang na lang, parang normal lang, parang inunguya-nguya mo lang ang magsinungaling, is just fine with you, parang normal na lang sa'yo, parang it's just a part na ng pagkatao mo. Well, be alarmed. You are not the sons of light or the children of light, but instead you are the children of darkness. Ito, kailangan kong sabihin sa inyo kasi kung hindi ninyo ito malalaman, baka hindi kayo makakatakas sa silo ni Satanas. Kaya nga gusto ko ma-identify natin ngayon ang tatlong klaseng binhi na nananahan sa atin. The seed of the devil, the human seed, and the seed of God. The seed of the devil, how do I know that I have the seed of the devil? Ang Diablo ang inyong ama, ang kagustuhan niya ang ibig ninyong gawin, hindi siya pumapanig sa katotohanan, walang puwang sa kanyang katotohanan, likas sa kanya ang magsinungaling, sapagkat talaga siyang sinungaling at siya ang ama ng kasinungalingan. 666, lahat ng anim na mga karakteristik ng pagsisinungaling ay puro nasa kanya. And then it says, how do I know that I have the seed of the devil? Ang nagpapatuloy sa paggawa ng nais ng Diablo ay sa Diablo. Sapagkat sa simula pa man ay gumagawa na ng kasalanan ang Diablo. Kaya naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang gawa ng Diablo. So paano malalaman na ikaw ay may seed of the devil? Ang nagpapatuloy sa gawa ng Diablo. So kung patuloy ka dyan, kung nagpapatuloy ka hanggang ngayon, tuloy-tuloy ka pa rin. Well, occasionally, ang isang Kristiyano, kakasala siya. Yes, totoo. May kasalanang totoo, may kasalanang hindi totoo. Yung kasalanang totoo, ito yung kasalanang talaga, it comes from your heart. Talagang likas na nasa iyo. Pero may kasalanan na nagagawa minsan ng Kristiyano na minsan wala naman sa loob nila. Pero yung intentional mong gawin out of your evil nature, yung intentional mo na nasa loob, something is wrong with you na kung hanggang ngayon, yan at yan pa rin ang iyong ginagawa at patuloy ka pa rin gumagawa at nagpapatuloy dyan, ang sabi dito, something is wrong. But naparito si Kristo upang wasakin ang mga gawa ng Diablo. There are 5 very obvious characteristics of Satan. I would like you to know this. Ano kaya yung 5 obvious na makikita sa katangian ni Satanas? Other than lying. One is the accuser of the brethren. 2 is deceiver. 3 is destroyer. 4 is rebellion. And the 5th is lying. Ulitin ko. Ito ang mga pinaka-obvious na karakteristik ni Satanas na siyang dahilan bakit pumarito si Kristo dahil upang ito'y kanyang wasakin. Accuser, deceiver, destroyer, rebellion, and lying. Accuser. Ito yung trabaho niya ang manghusga, trabaho niya ang manghabla. He will accuse you, ang palaging hinahanap niya yung mali, binabantayin niya palagi ang mali,
And then he'll accuse you. That's one of the characteristics of Satan. Gusto niya yung mali. Fault finder siya. Inaabangan niya yung mali. Attracted siya sa mali. Attracted siya sa negative. Gusto niya mali. Nag-aabang siya ng mali. Talagang gusto niya mali. He's accuser. Bakit kaya? Kasi para meron siyang ma-i-accuse. That's the point. Para meron siyang ma-i-accuse. O, tignan mo na. That's the work of the devil. Minsan may mga Kristiyano rin accuser sila para ma-justify ang kanilang ginagawa. O ikaw nga eh, ginagawa mo eh. Ako pa kaya? Wala ka ng pakialam kung nakita mong isang taong nagkamali, kahit na yan ay Kristiyano pa, basta ikaw gumawa ka ng matuwid. Come on. Hindi naman nakasalalay ang kaligtasan mo at relasyon mo kay Kristo sa tao. Nakasalalay ang relasyon mo kay Kristo sa Kanya. Amen. Pero nga nang amen, Kung binibigyan mo ng rason ang kasalanan mo dahil sa kasalanan ng iba, hindi ka born again. Ulitin ko. Kung binibigyan mo ng rason ang kasalanan mo dahil sa kasalanan ng iba, hindi ka totoong born again. You are accuser of the brethren. That's the work of the devil. He's the accuser of the brethren. Deceiver. Manlilin lang. Gusto niya manlin lang. Gusto niya manloko. Manlin lang, manloko. Destroyer. Manira. Hindi lang manira ng katawan, hindi lang manira ng property. Manira din ng pagkatao. Rebellion. Ayaw niya na matuwid. Ayaw magpasakop. May sariling pasya. Kahit na minsan narinig niya ang salita ng Diyos, pero mayroon pa rin siyang sarili na pinaniniwalaan. Lying. Narinig ninyo? Yes. Lying. Narinig ninyo yan. But Jesus Christ came to destroy the works of the devil. He came to destroy that seed. Kaya narinig ninyo kanina doon sa pelikula yung illustration. Tinuklaw nung ahas yung sakong, pero ang ginawa naman, niyurak ang kanyang ulo. Ang sabi kasi ng Genesis, ang binhi mo babae ay palaging maglalaban ng binhi mo Satanas. Talaga, nangyari naman yan. Nagkaanak si Eva, ang pangalan ay Cain. Pero yung Cain ay hindi binhi ng Diyos yun. Kaya nga yung Cain ay demonyo. Pinatay ni Cain ang kanyang kapatid na si Abel. At si Cain din yung naghandog sa Diyos na hindi tinanggap ng Diyos yung kanyang handog. Bakit hindi tinanggap ng Diyos yung kanyang handog? Kasi makasarili. Samantalang ang Diyos humihingi ng handog na hayop na dapat isakripisyo, dapat may dugong tutulo. Yan ang ginawa ni Abel. Tama ang ginawa ni Abel. Samantalang si Cain, ang kanyang inihandog ay gulay. Bakit? Pinagpaguran. It has something to do with man's effort. Nagtinanim niya, inalagaan niya, para bagang meron siyang gustong i-prove sa Diyos, para bagang meron siyang gustong ipagmalaki sa Diyos. And so, hindi tinanggap ng Diyos ang handog ni Cain, pero ang handog ni Abel ay tinanggap. At dahil doon, nainggit at nagalit si Cain at pinatay niya ang kanyang kapatid na si Abel. Why? It's because the seed that was upon Cain is the seed of the devil. I pray that wala kayo nitong bini. Ako natatakot ako para sa inyo. Ito yung binabanggit ni Jesus Christ na iniquity. You remember, pinagtabuyan niya yung mga nagsabing, Lord, we preach, Lord, we cast out demon, Lord, we heal in your name. Tapos ang sabi ni Jesus, I never knew you, depart from me, you doers of iniquity. Why? Because there's iniquity
Iniquity comes from the seed of Satan. Be careful about this. I pray that each one of us ay walang seed of the enemy. I pray that we have the seed of God, which I would like to discuss ngayon. What is divine seed? Galatians 3:29. And if ye be Christ, then are ye Abraham's seed, heirs according to the promise. Okay, meron ka pansin-pansin ito. Adam's seed took it for himself. Kaya nga si Adam naging magkasarili. Pansinin niyo. Yung pagiging human ni Adam na gustong maging Diyos, naging siyang selfish. Inisip niyang kanyang sarili other than the command and the law of God and the will of God. Because gusto niyang maging Diyos din. At pinasa kanyang kamay niya ang good and evil. Para bagang ako magpapasya kung ano ang mabuti at kung ano ang masama. Ako magpapasya. Kaya nga maraming mga tao ngayon, di ba, ang mabuti tinatawag nilang masama at ang masama tinatawag nilang evil. Maraming mga Kristiyano, ayaw nila ang mag-attend ng church kasi para sa kanila masama. Kung ano naman yung evil, ang tinatawag nilang good. Yan na nangyayari ngayon sa panahon natin. Come on. Believe me, totoo ito. Watchful kayo. Maraming mga son of the devil ngayon na nagalagala. At hindi ko pahihintulutan at huwag ninyong pahintulutan na ang mga binhi ni Satanas ay papatay sa mga binhi ng Diyos. Never allow that. Never allow that in the name of Jesus. Huwag ninyong pahintulutan na kayo ay mga Kristiyano, ma-rape. No, that's the son, the works of the devil. No. Huwag ninyong pahintulutan niya na kayo'y patay ng brutal. No way. We must always ask God's protection because there is power in the blood of Jesus. The blood of Jesus is very powerful. So, I pray na wala tayong devil seed, but we have this Abraham seed. Adam's seed, he took it for himself. But Abraham's seed, pansinin ninyo, bakit Abraham's seed? Ano ginawa niya dun sa seed ni Abraham? Inoper niya sa Diyos. Samantalang si Adan, kinuha niya sa sarili. Gusto niya maging Diyos. Pero tingnan niyo itong Abraham's seed. Anong ginawa niya? Through Isaac, binalik niya sa Diyos. Si Adam, makasarili, that's a human seed. Pero si Abraham, dahil may divine, binalik niya sa Diyos. Hindi tayo a kind of Christian na nagsasabing pero selfish ka. Actually, yung sabi ng Biblia sa Corinthians, iwasan mo ang mga taong ganyan. Hindi yung mga sinasabi kong makamundo at makasalanan sa mundong iwasan ninyo, kundi yung mga nagsasabing naturing ang mga Kristiyano pero sumasamba sa Diyos, Diyosan, marurumi, malalaswa, at mga sakim at ganid. From such, the Bible says, turn away. Because they can also corrupt you. They can corrupt you. Kaya nagiging mapili din tayo, no? And then it says, whoever is born of God doth not commit sin. For his seed, his, kanino his? Binin ng Diyos, remaineth in him, and he cannot sin because he is what? Born of God. Why? Hindi siya pwede manatili sa kasalanan. Hindi. Totoo, nagkakamali ka, pero hindi ka pwede manatili dyan. Kagad mo ikukumpisal yan, matatakot ka, makukonvict ka, sasabi, Lord, please patawarin mo ako. Kagad, bakit? Bumabangon ka kagad. Pero kung wala kang conviction at wala kang konsyensya, kahit na alam mo na yung mga pinaggagawa mo, something's wrong with you. You don't have Abraham's seed. You don't have divine seed. You have the seed of the devil. Because whoever is born of God doth not commit sin. For his seed, ang binhi ng Diyos, remaineth in him. Bakit? Nananatili sa kanyang binhi ng Diyos, and he cannot sin because he is born of God. If you have the seed of God,
Kung nandiyan ang bini ng Diyos, yes, you have weakness. That's true. But that divine seed that remains in you gives you the conviction. Kaya nga hindi ka mapakali, hindi ka mapalagay because of that divine seed. We know that we are children of God and the whole world is under the control of the evil one. Ang buong mundo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas. Pero ang sabi ng Biblia, we know that we are the children of God. Kaya nga may labanan in between the children of God and the children of the devil. We know that those who are God's children do not continue. Sabihin nga natin ang sabay-sabay, 1, 2, 3, go. The Son of God and the evil one cannot touch them. The Son of God keeps them safe and the evil one cannot touch. And the evil one cannot, itong good news, the evil one cannot touch them. Bakit? Because the Son of God keeps them safe. At bakit naman? At bakit naman? Because his seed abideth, remaineth in him. Kasi bakit? Nananatili, nag-a-abide sa kanya ang buhay at ang binhi ng Diyos. You have the seed. You have the deep. Na-born again ka eh. Kaya ka na-born again dahil natamdan ka ng ano? Ng buhay ng Diyos. Kaya you cannot continue in sin. Because the Son of God keeps you safe and the evil one cannot control you. He cannot dominate you. Kaya nga, hindi naman sa habang panahon may bisyo ka. No, kung hanggang ngayon, matagal ka ng Kristiyano, nagbibisyo ka pa, something is wrong with you. Somehow you will realize that the life within you will tell you enough. The life within you will tell you you have no right to continue. The life of God, the seed of God that abideth in you will tell you enough. Alam mo, pagtsatsagan ka ng Diyos, totoo ito. Pagtitiisan ka ng Panginoon, pero alalahanin mo, meron ding oras ang Diyos sa iyo. Makahalata ka dyan. Bago mo hintayin na mapalo ka, bago mo hintay na maparusahan ka, bago mo hintay na masumpa ka, bago mo hintay na maghirap ka, no. May God forbid. Pero ito'y nangyayari and it is possible. Actually, I have some friends, ito, kinukwento ko sa inyo. Ewan ko na narinig na yung kinukwento ko na ito. Na meron kaming kasamang pastor na may asawa na siya pero meron pala siyang ibang asawa na dinedate niya, nag-hotel sila, nag-hotel-hotel. Pero pastor ito ah, nag-hotel. But it happened long time ago. Matagal na ito. Matagal na. Ano nangyari? Yung mismong kalibin niyang babae habang sila ay nasa hotel, habang natutulog itong pastor, pinagsaksak niya. And this is a true story. Pinatay niya. Pete ni. Pinyaksak ni. That pastor will go to hell. Directly. He's not saved. Because kung nasa kanya ang binhi ng Diyos, hindi siya magpapatuloy doon. Bakit nangyari sa kanya yon? He was judged by God. Finally, hinatulan siya ng Diyos. Because God can judge you. He'll give you time. 5, 9, 8, 7, 6,
5, 4, 3, 2, 1. Pag inubos mo yan, expect. Is it biblical? It is biblical. Si Ananias and Sapphira, alam niyo nangyari sa kanya. Strike dead. Niloko lang si sinong niloko nila? Pedro. Minsan isipin natin, don't talk about money, don't talk about finances. Wala naman sa Biblia. Eh nga ito sa Book of Acts, pera nga lang eh. Pero pinatulan ng Diyos. Kung palang hindi issue yan, sana hindi na pinatulan ng Diyos. Pero pinatulan ng Diyos sa mag-asawa. Anong ginawa niya sa mag-asawa? Pinatay niya sila. Bakit sila pinatay? Niloko. Nanloko sila. Huwag na natin hintayin na kayo ay patayin ng Diyos na 3 years from now, 4 years from now, hindi mo hawak ang buhay mo. God can judge you anytime. Sa tagal ko ng pastor for 30 years, nakita ko kung paano pinagpala ang mga Kristiyanong lumaban at nagtiyaga at naging matuwid. At nakita ko rin kung paano hinatulan ng Diyos yung mga nagkikristya-Christian one lang. I've seen that. Kaya nga, if you are born of God, you do not continue to sin. Bakit? His seed remaineth in you, and you cannot sin because you are born of God. Kaya nga sabi sa 1 John 5:18, we know that those who are God's children do not continue. Bakit? Why they do not continue? Because the Son of God na nasa kanila, yung binhing nasa kanila, keeps them safe. And the evil one cannot what? Paano ka masusumpa if the evil one cannot touch you? No, he cannot touch you. He cannot. The evil one cannot touch you. For you have been born again, not of perishable seed, but of imperishable through the living and enduring word of God. Na born again daw tayo, hindi sa binhing nasisira, kundi sa ano? Binhing walang pagkasira sa pamamagitan ng salita ng Diyos. And in 1 John 5:21, it says here, 1 John 5:21, it says, dear children, keep yourselves from idol. Anong idol? Marami tayong pwedeng i-idol. Baka marami sa inyo hanggang ngayon, obsessed pa sa mga iniidolo yung mga artista. Pwede niyong hangahan, pero wag naman niyong iidolo yan. Na nagiging bukang bibig ninyo yan. Paano malalaman na iniidolo mo yung tao, yung artista, bukang bibig mo? Pag meron kayong narinig ni Magkristiyano, wala pa siyang ibang bukang bibig kundi si Marian Rivera, Marian de la Riva, Nora Aunor. No? Keep yourselves from idol. You can, maraming pwedeng i-idol. Marami. Marami tayong pwedeng i-idol. Sarili mo, pwede mong i-idol. Huh? Material, pwede mong i-idol. Money, pwede mong i-idol. Facebook mo, pwede mong i-idol. Di ba? No? So, let's be careful. Careful tayo. Ang prayer ko ngayon, ito, take this seriously. Kung mayroon sa atin ng narito, narinig niya itong teaching. And you realize
na mas nananaig pala yung binhi ng diablo kaysa binhi ng Diyos sa iyo. I think this is the time for you to change your course before it's too late. Father, right now,